out guys, nakita natin aksidente. Napanood mo na ba to? Panoodin mo. Alam mo kung ba't sila na aksidente? Dahil sa bilang pagkabig ng manobela at ang kanilang sasakyan ay power steering. Kailangan aware tayo sa bagay na ito. So guys, no, kung titignan po natin sa kanilang buong pagmamaneho, no, at maging awareness po ito para sa mga baguhang driver, mga bago pa lamang, lalaki, kabataan, na pag magmamaneho po tayo, palagi po tayo mag-iingat. Nakikita po natin habang sila naglalakbay, sobrang bilis na kanilang pong pagbibiyahe. At maingay sila at malakas ang sound. Kaya nga, paalaala po natin kapag nagmamaneho po tayo, kailangan po talaga natin yung mind natin, yung isip natin, ating mata ay nakapokus sa ating pong dinadaanan. Tulad nung mga advice ko sa una kong mga video na kapag tayo po nagmamaneho, kailangan gumagana yung senses natin, yung pandinig, mata natin, feelings, at kinakailangan yung smell ay gumagana. Pero sa pangyayari pong ito, nakikita po natin na ang karsada ay kurbada at napakabilis nila. So, sa kurbada na kanilang pagtakbo, nakikita po natin na talagang sobrang bilis at hindi niya namalayan dahil nga po ang kanyang isipan, ang kanyang puso, ang kanyang mata ay nakatuon sa kanyang mga kakwentuhan at the sound. So pagkabig niya po ng kaliwa, kinabig niya sa kanan. Yan yun, dahilan sa kanilang pagbibiyahe, naging aksidente po. So payo ko po ano, kapag nagmamaneho, lalong-lalo na kapag power steering yung hawak nating manubela. Kasi alam po natin na napakalambot po ng power steering. Kunting kabig mo lang, pupunta ka sa kaliwa. Kunting kabig mo lang, babalik ka sa kanan. So, ganun po yung power steering. Kaya kung magmamaneho po tayo at alam po natin na pabilis na po yung speed natin, ay talagang hawakan po natin maigi ating manubela. At huwag po tayo pabigla-biglang kumabig sa kaliwa. Kasi kunting galaw mo lang, talagang isisibat ka yan sa kaliwa. Sabayan mo pa ng preno, talagang magro-roll tayo niyan. So, yun lang po, mapapayo ko po muli inyong kaibigan na si Mr. Pads.